Kayo ba'y madalas bumibiyahe from Cavite City to Manila, Boa? At man, namamasyal dito sa Cavite City? Ngayong araw kabayan, papasyalan natin itong Unlad Pier. Dito lang yung matatagpuan sa likod ng Cavite City Hall. Dito ay meron itong view deck with Manila Bay View, ferry deck, amphitheater, relaxing ambiance. Okay! Magandang hapon sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Manila Cavite Road. So, papasok na tayo ngayon dito sa Cavite City. Ayan, nakikita niyo malaking arko ito. Pupunta tayo ngayon doon malapit sa dagat. Dito sa may Cavite City Hall. Kasi meron tayong i-picture ngayon dito na panibagong kanila. Ano ba ito? Parang modes of transport. Ito yung tinatawag kabayan na Unlad Pier. Kapunta tayo ngayon dun sa Cavite City Hall. Itong Unlad Pier, doon lang mismo matatagpuan sa likod nitong City Hall. No? Ayan. So, pasalan natin kabayan itong P. Burgos Avenue. Kapunta tayo ngayon dun sa City Hall. Talagang umuunlad na yung dito kabayan, Cavite City. So, isa rin sa abangan natin dito, syempre, yung pag-upgrade ng Sangley Airport into international. Ayon sa nakuha natin na information nga ba, parang next year yata, magsisimula na yung construction, no? So, ito, kakana natin sa P. Burgos Avenue. Maganda yung location nitong Unlad Pier, ha? Malabit siya dun sa kondi, no? Sa Monte Park. So itong Unlad Pier kabayan, ito ay merong ferry boat dyan. Sasakay kayo from Cavite papuntang Moa. At meron din silang biyahe from Cavite City papuntang Corregidor Island. Which is yan naman yung sikat na tourist destination. Okay? So yung Corregidor Island, yan po ay parte ng Cavite City, ha. Pero kung malapit kayo dun sa barangay Alas Asin ng Bataan, tanaw mo siya dun, eh, no? Mas malapit siyang tingnan dun pag nandun kayo sa yun na, Bataan, Maribelas, barangay Alas Asin. Ayun. So, ang dami ng mga kwan dito, no? Establishment, no? Ano ba ito, ha? So, malapit sa simbahan. So itong Unlad Pier kabayan, ito yung magiging gateway papunta dito sa Cavite City from Manila. Siyempre mag-i-improve yung kuha nito, no? Yung mga turista papunta dito sa Cavite City. Ngayon kasi ang modes of transport pag galing sa Manila papunta dito sa Cavite ay yung mga bus, no? Meron yan, eh, dun sa PITX terminal pag sasakay kayo. So ito maganda naman sa Unlad Pier, itong sasakay kayo ng ferry boat, ay mabilis, no? Walang traffic. Kasi doon kayo dadaan sa Manila Bay. Alright, nandito na tayo sa kanila. Ito yung parang kabay, no? May dito yung view ng Manila Bay dito. Ito ay pasyalan. So, I think ito na yung seawall sa Monte Park. Dito, makikita kayo yung maliit na bahay dito. Ayan, sa harap na itong may monument dito. Alright, so nandito na tayo. So dito lang sa likod ng kanya, no, City Hall, matatagpuan itong Unlad Pier, no? Ating alamin ang kanilang schedule. Lalo sa biyaya at saka kung magkano yung pamasahe. Oh, ito na yung City Hall nila. Oh. Alright guys, nandito na tayo.
So dito sa likod ng City Hall, yung matatagpuan itong Unlad Pier. So hindi lang siya basta sakay ng ferry kabayan papunta sa Corredor Island or sa Moa. Meron din itong amphitheater, view ng Manila Bay. Yan. Okay. Okay, so ito na kabayan, no? So nasa likod lang to ng City Hall. Pero ito kakabukas pa lang. So hindi lang siya basta pier na sakayan papunta dun sa Manila City or sa Corredor Island, yun, no? So abangan natin kabayan, no, pag nagsimula na yung biyahe dito. Ang ganda nito, hindi lang siya pangkon, no? Makikita niyo yung view ng kon dito, yung dagat, tapos ito pwede pang gawin pang events dito. The historic city of the bay, Cavite City. So ayon sa natang natin kabayan, alas 5 dito, mas maraming tao ang mga mamamasyal, no? Kaya yung sa mga taga Cavite City, pwede kami pumunta dito, alas 5 yan, mas maganda, hindi na mainit. Tapos maraming mga bisikan, turista rin. So ito yung likod ng City Hall, no? So pagkita natin kabayan na, dito yung sakayan ng ferry boat, no? Marami pala mga bangka dito. Ayun, nakita mo yung Manila Bay dito. Ano na tanaw mo yung Molopecia dito. Tira natin zoom kabayan na. Yun, oh. Ano na tanaw dito yung skyscraper ng Metro Manila. Bale, dito sa area na to, yung magkakaroon ng biyahe from Cavite City to Moa. Bali, hindi pa siya nagsisimula at hinahanda pa nila. Sa ngayon, pag pupunta kayo dito, ito yung matatanaw nyo, itong pasyalan nila. Yung sa baba dyan, meron siyang mini restaurant. Yan. Mas maganda pumasyal dito kapag alas 5 ng hapon kasi maraming mga turista. So, kumbaga naka-ready na dito. In case na magsimula na yung bangkabay ng biyahe. So simula dito, to Corredor Island or papuntang Molopecia. Yun, no? So ngayon meron pa silang tinatapos dito. Ayon sa natanong natin, dito dahil yung entrance, no? Papunta dito sa Unlad Pier. Pinipinturahan pa nila to. Pero hopefully sana pag matapos, hindi lang ito basta pasyalan, no? Ito dahil ay sakayan ng mga ferry boat papunta sa may Corredor Island at sa Moa. Dito lang yan matatagpuan sa likod ng Cavite City Hall. At meron silang ino-offer na ferry service from Cavite City to Manila City, Moa. At syempre, from Cavite City to Corregidor ay paparating na. Ngayon, ang makikita nyo sa Unlad Pier ay itong view deck with Manila Bay View, ferry deck, amphitheater at relaxing ambience.
mayroon siyang kondi dito, parang bilihan ng mga punto pagkain. Ano ba to? Ah, restaurant, okay. So mayroong restaurant dito. Maganda yung view dito, kabayan, no? So ngayon meron pa silang tinatapos dito. Ay, isa na tanong natin dito, dahil yung entrance, no? Papunta dito sa Unlad Pier. Binipinturahan pa nila to. Pero hopefully sana pag matapos, hindi lang ito basta pasyalan, no? Ito din ay sakay ng mga ferry boat papunta sa May Corredor Island at sa Moa.